mga lolly cakes dahil 1 month na akong walang break. Naisipan ko na mag-research kung paano nga pa pwedeng kumita sa bahay. At ito yung isa sa na-discover ko. Ang kailangan lang natin dito is Android phone. Not sure sa iOS. Internet connection. At syempre itong app na to. Punta lang kayo sa Play Store. Ang pangalan ng app na to is Doloka. Ito siya. Na-install ko na ito kahapon. At kaya ako gustong i-share is para matulungan ko rin yung mga ibang walang work. Para kumita ng pera or magkaroon ng income mo. Dito sa Play Store, meron siyang 4.4 star as reviews. Marami na siyang downloads, 5 million plus. At sa nakikita ko dito, okay naman yung mga reviews niya. Almost lahat is positive. Merong katulad nito, 3 stars lang. Meron lang siyang mga parang problem. Pero ang gusto ko dito, kasi yung Landex services na gumawa nitong Doloka is very responsive. Tsaka nagbibigay sila ng parang options kung paano yung ang gagawin nito. Katulad nito, nagbibigay siya ng link kung paano ayusin yung problema nitong ni Garnet. Okay, sana na-install nyo na. Open na natin yung app. Pag-open nyo ng app, makikita nyo yung mga tasks available. Ito siya. Ayan, take a video of yourself on the frontal camera. It sends yung bayad niya per task. Ayan pa yung iba. Ayan. Dito pala, sa mga tasks na available, click nyo itong icon na to sa right. Kasi sa una, itong hidden, naka-uncheck siya. I-check nyo lang siya, tapos i-apply nyo. Para makita nyo yung iba pang mga tasks na hidden na hindi siya available dito sa Android phone. Instead, pwede nyo siyang i-open via browser. Ayan yung mga natira ko pang task. Dito sa options, makikita nyo yung profile ko. Nakalagay is 25 cents or 52 cents. Ang ibig sabihin nito, ito is 25 cents yung pending ko na task na for review. Tapos, itong 52 cents, ito yung total earnings ko. Ayan. Ito yung available, yung una yung nakikita. Itong reserved, ito. Meron siyang option sa settings. So, may ipapakita ako kung paano magkakaroon dito ng task na reserved or assigned for you. Dito sa done, ito yung mga nagawa ko na kahapon. Tsaka, tama, ito yung mga nagawa ko kahapon. Siyempre una, nag-training muna ako dito sa is the answer correct? Marami itong tanong na dapat kong ipasa para magkaroon ako ng task. Pero nakita nyo naman dito, puro lang siya training. Walang task na ibinigay na yung may bayad. Kasi siguro wala pang available. Or in the future, mabigyan ako ng may payment na. Tignan natin tong training na to para mabigyan kayo ng preview kung ano nga ba yung mga ginagawa. Tsaka kung paano sila magbigay ng instruction. Ang feedback ko dito sa training, malinaw nila na ibinibigay. Tsaka meron siyang example. Kaya sobrang daling sundan. Dito nyo makikita instructions. Ayan. Ang instruction dito is, ayan, in this task, you are provided with a question, answer, or algorithm retrieved to the user and snippet that the answer is based on. You will need to answer a single question. And is the answer
to the question correct given the snippet, please make sure you are considering the text in snippet only. By doing so, you are assisting us in understanding the weak spots of our algorithm. Okay, dito tayo sa examples. Ang ibig sabihin nun, English kasi, tagalungin na lang natin. Kung ang question daw, itong example, what is an alternative to methane? Ang answer daw is butane. Ang gusto niyang sabihin is kung yung butane ba is the right answer base dun sa snippet na butane versus methane. Ang answer is correct. Correct, tama yung answer niya kasi hindi naman siya magbibigay ng snippet na butane versus methane kung hindi pwedeng i-alternative yung butane sa methane. Ganun. Ayan. Next, kung tinraining is kung itong is text correct. Ayan, naka-apat lang ako na tanong para dito. Tapos binigyan na nila ako ng task na 1 cents per task. Ang ginawa ko naman dito is tignan natin yung instruction. Ito, i-judge ko lang kung correct, incorrect, or confusing yung mga text na nakalagay or yung sentence. Kung may grammar mistake, incorrect punctuation, incorrect capitalization, ayun, incorrect yung dapat kong pilihin. Kung tama naman yung grammar, punctuation, or capitalization, correct siya. At confusing naman kung incomplete yung sentence, tapos walang sense yung sentence. Ganun siya. Super easy lang. Ito, per batch siya. 6 questions per batch. Ibigyan ka niya ng 1 cents. Itong 1 cents, pagka kinumpit mo siya, or kinonvert mo siya into peso, ito ay tingnan natin. 0.01 times 48 hata ang conversion ng dollar to peso ngayon. Kaya ito is 48 cents. Maliit siya kung tutuusin, pero kung marami kang nagawa na task, ay magiging malaki din siya. Dito ay nakailan din ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na batches nitong is text correct. Kaya nakadami rin ako dito kahapon. Hindi lang pala siya 10 or 11. Meron pa dito sa taas. Ayan. Kaya kung masipag kayo at mahili kayo dito sa mga simple task or small task, kita din talaga kayo. Marami pa siyang binibigay na training para in the future pwede kayong mabigyan ng mga tasks na for you talaga. Kaya i-take nyo lang nang i-take yung mga training. Katulad nitong English comprehension text, reading extraction. Ibigyan nila kayo dyan ng grade kaya dapat galingan nyo din para araw-araw ma-refresh din yung mga available tasks mo. At bigyan kayo ng app or ng developer nito ng mga high-paying tasks. Ayan siya. Ang pagbibigay pala ng task dito is depende rin dun sa rating na ibibigay sa inyo ng mga nagbibigay rin ng task. Kaya dapat make sure natin na i-follow natin yung instruction tsaka tapusin natin kung ano yung sinimula natin na task. Ayan siya. Dito naman sa mamaya na tayo dito sa my money para tuloy-tuloy na sa withdrawal yung topic natin. Dito muna tayo sa messages. Ayan. Itong mga messages nito galing sa Toloka. Tala nito. Iti lang daw yung score ko dun sa is the answer correct? Kasi may mga may mali ako din eh.
ngayon siya. Dito naman sa achievements. Ayan. May mga awards tayo na nakuha. Tsaka kung anong level ka na, nandito din. Nandito rin yung skills ko. Ayan, bobo lang. Tapos, dito sa settings, dito sa adult content, naka-off to nung una. Inan ko lang siya kasi merong mga tasks na dapat 18 plus ka. Kaya dito dun sa mga 18 plus na years old, i-on nyo to. Dito naman sa profile, kompletuhin nyo din. Kasi nagiging basis din ito nila kung pasok pa kayo sa criteria dun sa task na ibibigay. Ito yung sa reserve task na sinasabi ko, naka-off din ito nung una. I-on nyo lang siya. Para kung sakali na hindi nyo natapos yung task, mapupunta yung dun sa other reserve na tab. Tapos pwede nyo siyang i-continue. Ayan. Dito naman sa more. Ayan. Pwede nyo itong i-check din. Kung meron kayong question or nagugulahan kayo sa support. Itong referral program, ayan. Pwede rin daw kayo tayong mag-refer ng friends. At yan, maka-earn ng 5% to 20% of the task price. Hindi ako mahilig mag-invite ng friends kasi mahihain ako. Pero kayo, kung marami kayong kakilala, ayan, pwede nyo silang i-invite. Copy nyo lang yung link nyo tapos isend nyo sa friends nyo. Tapos, ayan, rate up. Kung gusto nyo silang i-rate or ibigyan ng feedback sa Play Store. Ayan. Updates. Itong abang. Ayan. Then, dito na tayo sa my money na nilagpasan natin kanina. Itong earnings ko is 52 cents. Actually, nag-request na ako ng withdrawal kahapon nung 2 cents pa lang yung aking earnings. Kaso, dito sa PayPal, hindi naman talaga siya error ng PayPal. Hindi naman talaga siya error. Pag nag-withdraw ako kahapon, ang lumabas na messages ganito, withdrawal error. Sinage ko siya kung may ganito ba talagang process or prompt na lumalabas. Meron daw talaga. Pero one time lang to. After 1 to 2 weeks daw, magpo-proceed na daw yung withdrawal dun sa PayPal account. Kung sakali na mag-proceed na at matanggap ko na itong $52 na income ko, ilipitin ko na lang siya sa comment section. Mayroon pang ibang option dito. Itong scroll. Ayan pa para or pingin kung saan kayo merong account. Kung sakali, kung gusto nyo, pwede ko kayong gawin ng video kung paano ilagay sa GCash itong mga earnings nyo na nag-proceed sa PayPal or kahit ano dito sa app. Ditong sa earnings naman, ayan, yan yung mga kinita ko. Ayan, kahapon, tapos kanina. Ayan siya mga lords. Sana po ay kumita tayo dito sa app na to. Feedback ko dito, sa una, mahirap siya kasi hindi pa ako sanay sa ganitong mga tasks. Pero pagkatagalan at nakuha mo na yung instruction at kung paano gawin, madali na siya. Tsaka microtask siya. Konti lang talaga yung kikitain mo per task. Pero kung maraming task, magkakaroon ka rin ng medyo malaking income na sasapat din. At sabi nga ng Yandex dun sa website nila, kailangan rin marami kang skills na maipasa para yung task mo tuloy-tuloy or araw-araw na
magkaroon ka ng mga panibagong task na ibibigay nila sa'yo. Ganun siya. Parang tip ko dito, kailangan i-prioritize yung quality kaysa dun sa speed kung paano nyo gawin yung mga task. Ayun. Gagawa na rin ako ng mga iba pang videos kasi itong app na to, hindi mo masabi ko kung baka mawalan ka ng task, hindi wala kang income sa isang araw, kaya gagawa pa ako ng ibang videos ng iba pang mga app na alam kong feeling at sure nakita tayo. Okay mga Lodi Geeks, ayun muna sa ngayon. Thank you!